mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gusto ko pong simulan ating pagninilay sa isang tanong. Narinig niyo po ba yung salitang PWD? Kasi acronym yan eh, ng Person with Disability. At karaniwan, ang gobyerno ay nagbibigay po ng ID para to give them special priority sa mga services. Pag sinabing PWD ay meron kang ano, tawag doon yung kapansanan. At itong kapansanan ay dahil sa una, sa, mula sa pagkasilang, o pangalawa dahil sa pagkakaaksidente o dahil pagkakasakit. At ito ay ninakahadlang. At alam nyo, meron ngayong panahon, dinefine na po ano ba yung mga considered na mga PWD. May lima palang category ngayon. Una, yung mga physical disability, yung pagkalumpo. Pangalawa naman ay yung visual, hearing, and speech, yung bulag, pipi, at bingi, na kung saan si Bartimeo is belong to that category. Pangatlo naman po ay meron intellectual disability. Yung ang iba, 40 years old na, pero yung level nila sa pag-iisip ay pang grade 1. Pang-apat naman yung tinatawag na differently abled. Yung autism, hydrocephalus. Ano pala yung panglima? Yung psychiatric problems. Yung malubhang problema sa pag-iisip. Minsan tinanong ko yung doktor, Dok, pwede ba ako makasama dyan sa psychiatric level? Kasi ano po ako, Dok, eh, maalalahanin. Anxious ako minsan. Tapos nervous. Sabi ng doktor ko, hindi ka dito, Father, kasama. Kasi yung level ng depression or anxiety ay reversible pa naman daw yan. Reversible. So magandang paalala yan to those people are so dying by worry, fear, nervousness, self-doubt. It's a good news actually to all of us because it's reversible, temporary. So do not define yourself as a loser because other than that, Jesus will pass by our roadside to bring healing. And that's the beautiful message of the gospel for today. We have Jesus in our midst. Pero po, pinapala sa atin, like Bartimeus, kung talagang kailan natin ng tulong, huwag tayong magdalawang isip, humingi ng saklolo sa Diyos. Tulad ni Bartimeo, sa ating dasal, sabi din natin, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Was there a time in your life na dumating din po kayo sa punto tulad ni Bartimeo that you really need the help of God? Sa buhay ko, I had many times like Bartimeo asking for God's help and mercy. Kaya di po pinapaala sa atin, many of us siguro by this time may not have the same problem like Bartimeo, yung physical na pagkabulag. But in our own situation, I believe we can relate to Bartimeo. Many of us also are in the roadside of life. Nasa tabi. Some may be right now listening in this homily. You are at your home carrying a sickness. O baka you are in the hospital. Or some baka by Monday, iniisip nyo yung tatalbog na yung cheque. And you are now filled with anxiety. We too can become Bartimeo. Or yung pagbalance sila ng mga konsumo sa bahay pang araw-araw, yung managing all the bills to pay, it can bring a lot of worry and anxiety. Or a family divided to one another. Or we feel afraid of the future, what will happen to you, to the country, to your children. All these concerns, brothers and sisters, are valid. That's why we bring them to the Lord. At ang tawo din sa atin ay all the more, if the problem is strong, all the more we increase our faith. Because there is no other way. Huwag tayo magdalawang isip na lumapit sa Panginoong Diyos. After all, sabi ni Jesus, faith in God can save us. Kaya po pinapala sa atin,
Whether we are at the roadside of life, God is present. He will find us where we are. The Lord will not bypass our road because He is God. Kaya may tatupong message sa atin, I hope we can bring along in our journey in this life. Una, pinapala po sa atin ng pagbasa na ating Panginoong Diyos ay matapat at puno ng pagmamahal. At pinakita niya ito kasi sabi sa first reading, ipinangako ng Ama na magpapadala siya tagapagligtas. At nangyari ito kay Jesus. Sabi nga po sa unang pagbasa, ako ay inyong ama, kayong aking mga anak. So please be assured, you have a father in your midst. A father who is faithful and full of love. Sabi pa po sa first reading, siya yung klaseng ama that he will take care of the wounded and those most in need. And for God, he has four types of priority. Yung mga bulag at pilay. They can be symbolized. Those who are lost, ignorant. Pag sinabing pilay, those who cannot move. Those who are paralyzed of life. Yung mga bata din is special to God. Sabi pa sa first reading, pati yung mga nagbubuntis. The Lord is near to those who are wounded and most in need. That's why we are here to crying for His help. At just in case po, Jesus will ask you, what do you want me to do for you? If the Lord will ask you, what do you want me to do for you? May tip po akong ibibigay sa inyo. Tell Jesus, Lord, just like Bartimaeus, release me from self-doubt or pessimistic thinking. Tell the Lord, Lord, please widen my perspective. Widen my world. Widen my road. Kaya nga sa mga panahon ngayon, kaliwat kanan yung road widening. Because ganoon din talaga ang buhay. Even our mind, our heart, our soul has to be widened so that the Lord can pass by. Mahirap kasi pag masyadong maliit ang daanan. And tell the Lord, can you give me enduring hope that can outlast these problems so that these problems will not outlast me? Pangalawa naman, tell Jesus, Lord, can you release me from my anger and unforgiveness? Instead, give me a peace of mind and a peace of heart. Naalala ko nang pumunta po ng buhay pa po si Father Suarez. Di ba may sakit? Sabi ni Father Suarez, saan ba ang masakit mo? Kailan mong ituro? Kung dito sa gilid, ituro mo. Kasi how can God know what do you actually need? O sabihin mo rin sa Panginoong Diyos, Lord, can you please release me from this hopelessness and unbelief that I may believe first in the goodness of my family and in my own goodness? Yan kasi minsan ang kalaban ng maraming tao ngayon, they are now not believing that they have the capacity within themselves. Well, in fact, God has given us plenty of grace. Kaya nga po yung ginawa ni Bartimaeus na, di ba, on the roadside, nakaupo lang siya. But because of Jesus' power, he was able to stand up. Ang point lang naman doon, that the Lord will give us capacity once again to believe and continue our journey in this life. So may the Lord fill you with capacity to see light, to bring peace to others. At pangapa, tell the Lord Jesus, please give me humility and trust. And fifth, the most important, tell Jesus, Lord, can you please help me that I may live a purpose-driven life? Yan naman kasi talaga ang Sunday, Mission Sunday ngayon, pinapala sa atin, may purpose pang bawat isa. May purpose kasi may buhay. May buhay kaya may mission. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may pag-asa, may mission at may gagawin. So that's a good. Tell Jesus, Lord, help me. Pangalawa naman po pala na magandang maibao natin na kindly be very caring and understanding to those people who are weak. Yung medyo talaga may mga kapansanan. Naalala ko, minsan, I met a mother. Tapos yung nanay, may anak talaga siya na parang may differently abled.
yung bata talaga ay maano, ma very playful, hindi mo siya masabihan. Sabi daw ng driver sa akin, minsan si ma'am minsan pag na napapagod din, 'di ba? Yung parang maubusan ka ng pagod din. Naku, one time daw siguro nag-snap yung nanay sa sobrang likod kasi ng bata, naitapon daw ng nanay doon sa ano, sa pinakadulo ng sasakyan. Minsan kasi maintindihan mo rin eh. Pero no, ang tawag dito, to kindly be very, very patient. Kindly be very, very patient. Kaya sa mga tao in your family members na very difficult to deal with, kahit alam mo nang tama ka, alam mo na mali siya, and his choice is making a wreck to the family finances. Maraming nalulunga yun sa isabong, iba-ibang klaseng addiction. Na kaya sabihin mo na mali yan na ano, but it's difficult. Minsan talaga, what can you do? But what can you do is maybe you may not change them, but change the way you look at them for a while. Na, sabi pa doon sa nabasa ko lately, especially ngayon yung mga prison awareness, kahit man nagkamali man sila, still forgive them and give them a second chance. And just in case ikaw iyon, give yourself a second chance. Like Bartimaeus, makatayo umuli ang mahalaga. The Lord will give us capacity to stand again so that we will be functional and productive according to His design. And third, last na po ito, pinapala sa atin, please be mindful that you are in a mission. Kasi bilang Kristiyano, we are pilgrim traveler. Huwag yung pakalimutan yan. Pilgrim traveler tayo. We are not just here on earth not to do nothing, but to leave an impact and legacy. That's why, study very hard, educate yourself, upskill yourself, gather, make the best out of your life, dream big, because the Lord expects you to do something to be better, because you are in a mission. At alam nyo, just in case you find yourself, you are very tired, lonely, one way though to cure our desperation in life is to get out of yourself for a while. Get out of yourself for a while. Take a rest, breathe, talk to people, share your blessing to others. And you can start by being nice, by being kind. Yung mukha, minsan tinanong ko yung picture, yung binalikan ko yung record ko pa nag-homily. May nakita ako, para ako nakasimangot. Kaya sabi ko, kailangan kong baguhin. Kasi how can I project light to people kung nakikita ako na parang nakasimangot? Kasi it matters a lot. Pangalawa, if the environment of your family situation is so tense and toxic, kindly please bring light and please bring cheers. There's a way to reverse the situation. Kung isang tao baka so down, sabi niyo, kung narinig yung sabihin niya, ate, wala na pong papuntaan ang buhay ko, you inject an idea. Sino nagsabi sa'yo? Baka ikaw lang nagsasabi niyan. For us, you are important. Para you give the person an insight to think other way. So that in that way, you can be a missionary to other people. So always remember to share yourself, be a blessing, and light to others. Sabi ni Albert Camus, just in case you cannot really contribute something good, please don't anymore add to the problem. Kasi mabigat na talaga ang buhay ngayon. Instead, add that we light to the people. And last, kung meron po kayo nito, share your time, your talent, and your treasure. To close this homily, meron po akong uulitin na kwentong nakwento ko na. But it's good to, may bata na teenager at matanda nagsama sa train. Yung teenager, sabi niya sa matanda, old man, you know, our generation is lucky because we have cell phone, we have internet, we have yung technology advanced sa mga laboratory, yung blood, MRI, CT scan, may mga transplant pa ngayon. But sabi niya, sa time ninyo, wala kayong ganyan. Parang isipin mo, how did they live 50 years ago without those comforts? Sabi ng matanda naman, I agree with you that you are luckier today because those things you have now, we did not have before. That's why we invented them for you. We invented so that your life will be easy,
better and productive. But sabi niya, it does not stop there because now it's your turn also to do something for the future. Kaya nga, wag, just in case, wag niyo ubusin yung resources ngayon na paano yung mga susunod sa atin. Wag niyo ubusin. Tapos, kindly do something that will also, you see, kung di man talaga ginawa ng mga tao before itong what we enjoy, if we stop now, what will the future generation awaits? So, do something, soar high, aim for the best, because from the very start, God implanted in you the spirit so that you can unleash the best potential of yourself. Kaya nga tinanggal ni Jesus yung blindness ni Bartimaeus because Bartimaeus is incapacitated. Ang ibig sabihin niyan, the Lord will remove all the loads from us so that we can be the best of ourselves according to God's will and plan to all of us. God bless everyone. Please rise as we declare our faith. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen.